Hello YouTube and good morning mga ka-5-6. It's another day and another video. This is your wagas na wagas na papa, ang papatubo na hindi nagpapautang kundi namamibsix lang. This video is about my days, mga kaganapan ng talang buhay ko. So dito po sa 7-Eleven, dito po ang meetup namin ngayon para dalhin namin sa talyar ang aking tsikot. Ayan, ng driver ng jeep. Yun na nga, itong ilang araw na kaganapan ay hindi po masaya, gastos ang inabot. At dahil po sa isang insidenteng aksidente na wala namang may gusto, nasagi po ako ng jeep na nagresulta ng konting gasgas sa aking tsikot na malaking gastos para po sa isang driver ng jeep. At ito nga po ang naging ganap, talyer ang inabot namin. Hi guys, yan, so there's another video for you. At ako po ay medyo nadali ng jeep. So I decided na I'm going to bring you along para makita nyo kung magkano yung maggastos dito sa kaunting gasgas na inabot ng aking sasakyan. Anyway, so kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe or napadaan kayo dito po sa vlog ni Papa Tubo at kayo ay hindi pa nakakasubscribe, please do subscribe. Ito na, nadaanan nyo na rin lang naman, no? O, minsan lang naman yan. So guys, if you tulong na lang po sa mga content creators just like that, please subscribe. Yan dun, kasi many of you are watching my videos which is hindi pa po kayo mga nakasubscribe. Nanonood kayo pero hindi nyo nasasubscribe. So guys, please check that out. Paki-subscribe. And nga! So, diretso na tayo kasi kahapon. When I was parked in 7-Eleven dito po sa Laguna, which is dumaan po yung jeep, nasagi po ako. Yun, so mamaya papakita ko po sa inyo kung ano yung part na nasagi sa akin. At konti lang naman po, guess lang. But anyway, nagtanong na po ako dun sa mga pagawaan, which is, yun pala, kailangan siyang pinturahan ng buro, hindi yung side na yan kasi para siyang magiging taro, sabi sa akin. So ayan, mamaya pag-uusapan namin, tingnan namin kung makakatawad siya at dun sa nakabangga sa akin, inaantay ko po dito sa 7-Eleven, so para dalhin namin siya doon at siya yung magpagawa. At siya na rin po yung makipagtawaran kasi mahirap na pagka ako baka sabihin na nagkapitahan ko siya. Anyway, so sa mga nandyan po, please do observe yung mga masala, yung mga may sasakyan yan. Kung magkano yung nakabuti na kalang mga gasas, masala na dun sa mga mamahaling shop. Ako, magpichugin lang naman. So, naawa kasi ako sa kanya. Medyo malaki yung pambayaran niya. Kung sakasakali, okay lang yun. No? Oo, basta mapagawa lang yan. At huwag na lang sa kasa, huwag na lang din sa mamahaling shop. Dahil alam niya na driver lang naman siya ng jeep. Hindi ko lang sa nilalang ha, pero syempre maliit yung minikita niya as ngayon dahil na pandemic. So, kung ako wala din yung minikita yun. Meron lang ako nakikita ganito, pero wala akong nakikita. Ganyan lang yung nakikita ko, pero wala akong kita, wala akong nakikita. Ayan, so guys, nandito ako ng 7-Eleven and I hope you like this video at sana may mapulutan kayo ng aral. Kung sana po din sa mga driver. Okay, so guys, bye, see you later. Nagbalta ko ng sasakyan at yung nakabangga, syempre nag-drive na yung kotse nandun sa likod. So, nandun siya sa likod, sinusundan niya ako kung nakabangga siya siya. Yun nga, at tingin natin kung ano yung findings naman. Gagawa kung magkano yung kanyang babayaran. So, yun nga. Malupit nun, siya pa yung nag-drive ng kotse. Siya pa yung... Parang siya yung may-ari ng kotse ngayon. Oh, siya yung nakakagawin na. Well, at least na experience. Ganun kalupit.
So kaya naman dala ko to kasi wala kaming service power. Kaya kami kaya dinala ko rin to tsaka yung kotse. Siyempre yung kotse iiwanan doon, ito na yung dadaling ka pa uwi. Wala kasi gano'n, wala kaming service at tsaka mahirap, medyo malayo sa amin to, almost 30 minutes eh. So driving nga, tapos pag mag-jeep ka pag uwi, pagkatapos mag-tricycle, dalawang sakay ka pa. So ngayon, eto, hindi nga lang medyo magasa sa crudo, pero at least comfortable ka. Teka nga, magsaka nga tayo ng bintana. Ayan, so yun nga po, sa mga motorista, kailangan mag-ingat tayo kasi hindi biro yung pagpapagawa, medyo mahal. So dun sa nagtanong na raw siya dun sa kabila, dun sa kabilang shop, which is abutin daw ng 7,000. Yung 7,000 daw yung pagawa. So dito, sa kaibigan ko, medyo mura. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung anong pangalan yung shop. At medyo makaka-discount kayo dito, syempre. Ayan po, basta si Lito, ayan, si Toklitz po ang hanapin nyo doon. Kay LRM, ayan, motor shop. Hindi naman motor shop, aircon and body shop, ayan. O yung mga pintura, ayan, pwede sa kanila. Tsaka sa aircon, ayan, magaling dyan si Toklitz. Magaling humigop ng lamig. Puro init ang mararamdaman nyo. Joke lang, Toklitz! Ayan, ayan, kaibigan kong malupit yun. Kasi matagal na kami magkasama, matagal na kami nagkakakwentuhan tungkol sa mga sasakyan kasi yung mga unang sasakyan ko sa kanya ko pa rin dinadala. And until now, sa kanya pa rin. Hindi nagbabago yung trato niya sa akin. Kahit masenso na siya, laki na ng shop niya, promise. Kaya syempre, pag magaling makisama ang isang manggagawa, hindi na nanaga, saan ka pa? Hindi syempre doon ka na kaysa doon sa mga nananaga. Ito ang nasa kaibigan mo. Oo, matapat, ganga, oo. No? Pautang Toklitz, yamang gani. So, ito po, papunta po ako ng Lumban. Lumban po siya. Yan. Malapit siya sa may cementerio. Yan. So, nakita niyo itong uno. Ayan yung kasalinang uno. Kasalinang. So, katabi lang po niya yung kay Toklitz. Yan yung maraming sasakyan. Yan po yung kay Toklitz. Ma'am, may car wash na rin. Oo, oh, di ba? Yan. So, dito po tayo. Yan. There we go. Yan. At nababa tayo. Tingnan natin yung sa kotse. Oh, may kawas na rin dito. Ayos ah. Happy to do eh. Ah, ganun ba? Malapit talaga. Si Toklitz, sandiyan na. Okay. Ayan. So, ito po yung tama ng aking sasakyan. Tama ng ating kay Toklitz. Ayan, ito po yung kaibigan natin. Kasama ko na yung ano, kasama ko na yung titira. Ah, isa yun. Ikaw nakatali? Oo, kahapon. Silver pa tinira mo. Hindi ko naman nakakalaan na, ano, yung disgrace. Pero yung mga sera kasi, hindi kasi may pwede yung ituwa na dapat mag-book natin. Ayan, siya po yung kaibigan ko, yan po yung may-ari nito, yan. Tapos siya ka limang libo. Ako na pag-asakot ko sila limang daan. O, kumapag na lang. Wala. Wala pa nga ilang ano niya. Kasi wala pa akong pera ngayon, mag-aano pa ako ng pera ngayon. Papasok ko yun yan, tapos yan ang mabukas. O, kaya lang linggo bukas eh. Baka Lunes eh. Lunes na makukuha. Lunes na makukuha. Tapos tama, hindi na lang gusto mo yung pera natin. Tulungan na naman yan eh. Mabay to, ano to, sira ulo to eh.
Masal na pagka sa babae. Naku po, sis Kumiyo, ang bait niyan. Hindi mo kasi pwedeng tirahin na dito na yan. Yun yung sinasabi natin na kung nasira mo na, buhay mo na para hindi mo ako panghinawa. Sabi sa akin ano, magiging tattoo daw yan pag ganyan lang. Kailangan magpareho. Hindi mo siya sobrang pareho, at least kalapit na katotohan. Kasi pagka sa kasa, talagang mahal eh. Ba, sa kasa, ano yan, pag-example yan, siya mag-iato ko niyan. Kasi iniwasan ng kasa nito yung baka may problema sa kulay, baka may record na reklamo, may reform. Ayun na lang gano'n, gusto nila perfect na lang. Hindi gusto nila maiwasan eh. All that maiwasan, gusto nila perfect. Oo, ayaw nila ng reklamo eh. Na para sa ano lang kasi reklamo, sila nila kapagawa sa akin. May magkakana pa ako ng perang yun. Hindi, basta kausapin mo lang siya. So kung iwanan natin ngayon yan, tama-tama, Monday ng hapon. Monday ng hapon yan. Iwanan ko na, bahala siya dyan. Malamang, iskerta niya yan mamaya. Tanggal ang bati na yan. Kasi ayaw ko yung ginagatid sa akin. Pag nakatay ka sa loob, doon lang yan. May ilabas yan. Yung normal, ang daming... Mabait kasi itong si Toklitz, kaya marami pong ano ito. Kaya maraming customer. Maraming magagawa eh. Kailangan magagawa eh. matagal ko na ito, ano, matagal ko na ito kasama. Mga dalawang dekada na siguro. Hello? Matanda na ito. Kasi 2002 pa kami nag-sabi. 2002 pa kami nag-sabi. Pagsama pala, 2002 pa. Sabi niya na pala, sabi na Rodio. Hindi pa ganun kayaman yan. Sus! Kayaman na kayaman. Luko! Ayan, so, ipasok mo natin, Toklitz, doon sa loob. Oo, pasok mo na lang. Pag-alis green. Ayan, so, ito po yung ano, ito po yung shop ni Toklitz, yan. Malapit po yan sa... Ayan, yan po, saan may lumban siya. JRM, Carrier Auto Electrical Shop, yan. Ayan, so guys, kung gusto nyo, mabay po yan si Toklitz, madali pong pakiusapan, at saka yung mga tao niya mababayan. At saka talagang ano, expertise sa mga ganito. Ayan, so, ito po yung nakadali sa akin. Pero okay naman, madali naman kausap eh. Mahirap. Siya lang ako. Strasya eh. Natin maaalam. Galing talaga. O, ito naman yung kanyang mga tauhan. Ang dugo ako. Kita niyo naman. No? Macho pa, boss. Oh, macho pa. Isang ka pa. Oh. Ayan, sige. Salamat din sa iyo, Bert, yung nakadali po sa akin. Napakabait niya, ang dali niyang kausap. Hindi siya katulad ng ibang mga driver dyan na sisisihin ka muna bago sila magbayad. Makikipagtalo muna, pero siya napakabait. Ang daling kausap. Thank you sa iyo, Papa. Papa Bert, yan. Maraming salamat sa iyo. Tumot-tumot ng konti. Pinakapogi ng Lumban, Laguna. Yun o. Pasok na namin dito? Hindi, pamayagin po. Paparada ko muna ron. Babapping muna namin yung isa eh. Okay. Pagbapping, aalis din yung dalawa na yan eh. Sige, papaparada ko na muna rito para makalaskyada na kami. Ito mo, Toklitz, ito yung nadali sa akin oh. Gumuhit, at saka bakal. Tatanti ko muna yan. Ayan, so yun po yung kay Toklitz. Abanti ko lang ng konti para makapasok yung coach. Ako sa mga subscriber ni Boss Alan, pag may problema kayo sa aircon, ito yung tamang tao para sa inyo. Tsaka sa electrical, tsaka sa mga pintura. Salamat! Subscribe! Yun o! Talaga na may pag-ganun-ganun po. Okay, so guys, see you on Monday. So, ito po yung kanyang ano, location. So, yan po yung pangalan ng kanyang establishment. Ayan, malapit po siya sa, ito po yung open field, Lumban. Ayan, malapit siya dun sa Petron at saka dun sa, pagkatapos siya na, ayan, yung Uno. Ayan, katabi lang po siya ng Uno. Gasoline station. Okay, so guys, see you on the way home. Bye. I've never felt so alive in my life. 'Cause you make me come
every time I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Pinatira ko na din yung konting gasgas sa harapan. Sa harapan bumper, nagdagdag na lang ako. Madali naman silang kausap. At dahil nainip ako sa kakapanood, bumunta muna ako sa Yokohama. Nagpapalit muna ako ng ilaw. Yung headlight ko, may pundi yung low eh. Kaya eto, nagpalit muna ako dito. May warranty to? 6 months yan. Nahulog pa naman yung bulb dyan. Pumasok sa loob yung peanut bulb kung ganito. Pumasok dun sa loob. Dapat baklasin para makumuha. Kaya naging violet to yung isa dilaw. Naging transformer tuloy. Yan, so yun nga, no? Kaya nagpapalit ako ng ilaw dyan sa Yokohama. Ayan, yung mga ano dyan, yung mga employer nila, very accommodating and transparent sila, no, dun sa mga presyo. At yun nga lang, medyo mahal talaga, kaya syempre alam niyo na may pwesto. At syempre yung LED light na binili ko, yan, hindi pala siya basta-basta. Akala ko ganun lang siya kamura, kasi makakabili ka ng murang ano eh, LED light, hindi pala ng ordinary light, mura lang, mga wala pang 400 eh. Pero this one is really very expensive. Ayan, para sa extra bright na 65k na Xenon. Yan, 65k po yung ipinalit ko. Pero okay na siya. Okay naman. Maliwanag naman. White nga lang yung kulay. Ayan, shoutout nga pala sa inyo sa lahat ng mga taong ng Yokohama. Baka naman! So, eto na po yung resulta ng pagpapalit ko po ng ilaw. Ayan, maganda. Maganda po. At kulay puti nga lang. Yun lang. Pagka medyo, alam mo, punta kayo ng Baguio at medyo ma-fog, medyo malabo siya. Pero pagdating po sa normal lang na daan, ayan, malinaw po siya. Actually, nagustuhan ko po talaga. Kaya lang, mas maganda siguro kung 43k lang sana para, ano, para mix yung yellow at saka yung white. Kaya lang wala sila eh. But anyway, siguro pwede na to. Maglagay na lang ako ng fog lamp na super yellow. Yan. So, sa inyo po, yan, kung nagustuhan niyo po yung kulay at kagandahan ng ilaw na yan. Ayan. Kaya, yan, pwede niyo pong i-try. Pero sa akin po, okay na siya. Okay as in okay po. At saka tingnan niyo naman po yung mga employee nila. Talagang seryosong seryoso sila sa kanilang mga ginagawa. Eh, hindi ko nga mabiro, baka hatawin ako ng yabi. Ayan. So, talagang ano, very professional. Oo. Huwag mo lang bibiruin, baka kagatin ka. Ayan, so yan po ang kinalabasan ng pagkapalit ko ng ilaw. And sa akin po, na-approve ko na siya. Ginamit ko na po siya ng gabi. Very, very okay po. Oo, ang ganda talaga. Oo, maliwanag as in maliwanag. Yun lang, huwag nyo pong itataas dahil sa mga kasalubong nyo po, masakit po sa mata yan talaga. So, kailangan ibaba nyo lang po yung level niya, i-adjust nyo po. Dahil ako po nag-adjust po niyan, ibinaba ko po ng konti at syempre, nakakaranas ako ng sakit sa mata pag masal na pagkotse kasi mababa sila. So, masakit po sa mata talaga yan. So, yung mga meron po niyan, please lang po pakibaba nyo na po.
Thank you. Ayan, para naman sa inyo, bakayane men. Ayan, so bumalik po tayo dun sa shop at ito na po ang kinalabasan ng ginawa nila. Wow, talaga. Tingnan niyo naman. Ang galing tumira ni Papa ng ano, ng pintura talaga. Oh, flawless. Parang walang nangyari. Parang wala lang yun. O, tingnan nyo, oh. Diba? Ayan, so, kita nyo, wala nang kagalas-galas at parang bago ang dating. Magaling talaga si Papa. Ayan, maraming salamat sa iyo, Paps. At saka kay Toklit, sa'yo, maraming salamat sa inyong paggawa. At flawless, satisfied si Papa. Thank you very much. So, kung gusto nyo pong magpagawa sa kanila, kumalapit lang kayo dito, Gora, magaling po talaga sila. And win 500 GCash timestamp na sinabi nung driver na 4,500. Stamp lang po, timestamp. Comment the timestamp and win 500 GCash down below.